Maligayang pagbabalik kapatid, it's kapatid Alvin is here. Sa araw na ito ay ating pag-uusapan ang Fariñas Transit Story. Ngunit bago yan, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ikaw po ay aking inayayahan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. Kaya, simulan na natin. Ilocos Norte, ang isa sa pinakasikat na bakasyonan at puntahan ng mga turista dito sa ating bansa. Maraming mga tao ang pumupunta sa lugar na ito upang matikman ang magkakaibang karanasan ng Ilocos Norte tulad ng iba't ibang mga kapanapanabik ng mga aktibidad at adventures. Mga nagkagandang white sand beach, manalawak na kabundukan, mga makasaysayang lugar, tribal communities, masasarap na pagkain, at mga magiliw na mga lugar. At upang marating ang mga lugar na ito, ay kailangan mong sumakay sa pinakasikat na transportation transit dito, ang Fariñas Transit. Halika at ating pag-usapan ang nakakabilib na istorya ng Fariñas Transit Company at ating alamin kung ano nga ba ang naging epekto ng pagtatayo nito dito sa ating bansa. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Ang Fariñas Transit Company ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng pampublikong transportasyon ng bus sa Pilipinas na kumokonekta sa Luzon hanggang sa Maynila. Ang kumpanya ay pinasimula ni Marcelo V. Fariñas kasama ang kanyang kabiyak na si Rosa P. Luna. Ang pangalan ng kumpanya tulad ng sa iba ay kaninang isinunod sa kanilang apelyido, Fariñas, upang mas makilala at mas maging pamilyar sa mga tao ang kanilang pangalan. Ito ay dahil ang kanilang pamilya ay may history sa politika. Ang Fariñas Transit ay sulong pinamamahalaan ng pamilya Fariñas. Naging matagumpay ang negosyo nilang ito at ang Fariñas Transit ay unti-unting nakilala sa bansa. Pero, 4 taon bago sumiklab ang World War II, sa kasamaang palad ay binawian ang buhay si Marcelo at naiwan sa asawa nitong si Rosa at sa 2 nitong anak na sina Constantine at Frederico Fariñas. Tulad ng ibang mga negosyo, ang Fariñas Transit ay dumaan din sa mabibigat na pagsubok. Isa na rito ay nang dumating ang mga Hapon sa Pilipinas. Sa pilitan nilang kinuha at kinontrol ang mga sasakyang pangtransportasyon ng ating bansa, kasama na ang Fariñas Transit. Ang pananakop ng Hapon ay sadyang naging marahas. Maraming mga buhay ang naapektuhan at halos lahat ng negosyo ay nalugi. Kasama sa mga negosyong nakamkam ay ang Fariñas Transit Company. Mabuti na lang at ang bunsong anak ni Marcelo na si Frederico ay nakatakas at nakapagtago sa liblib na probinsya. Kasama nitong naitago ang 2 bus sa probinsya ng Pidig, Ilocos Norte. Bagamat mabigat ang hinarap nilang pagsubok, ay hindi ito naging hadlang upang makabang muli ang pamilya Fariñas. Taong 1945, taon ng liberasyon, ay nakagawang makabuo si Frederico Fariñas ng bus. Mula sa naitago niyang 2 sira-sirang bus unit, ito ay nagawa niya sa kabila ng kakulangan sa edukasyong pangmekaniko. Napakahusay kung iisipin at talagang nakaka-inspire, hindi nga ba? Si Frederico na rin ang siyang naging driver nito at siyang nagmaneho mula sa Luwag, Manila, vice versa. Ang 2 bus na ito na siyang kinumpuni ni Frederico ang siyang naging pundasyon ng Transportation Transit Bus sa Ilocos Norte. Ang napurnadang negosyo ng kanyang ama ay ipinagpapatuloy ni Frederico at pinamamalaan niya ito ng maayos bilang pagrespeto sa alaala ng kanyang ama.
mabilis na nakilala ang Freyna's Transit dahil sa maayos at disiplinadong pamamahala ni Frederico dito. Sa kabila ng mabigat na pagsubok na naranasan, ay nagawa pa rin mapagtagumpayan ito ni Frederico. Pinatunayan niya na basta ikaw ay may tiyaga, determinasyon at disiplina, ay talagang walang imposible. Lahat ay makakamit mo. Bukod sa Freyna's Transit, nagtayo rin si Frederico ng iba pang negosyo na may kinalaman sa pagkukumpuni ng sasakyan. At ito ay kanyang pinangalanan bilang Freyna's Motorship na kanya pa rin isinunod sa kanilang apelyido. Bumibili rin siya ng mga sira-sirang pag-aari ng gobyerno tulad ng mga bulldozer, loader truck, kanya itong kinukumpuni at ibinibenta sa mas mataas na presyo. Mula rito ay lumago palalo ang kanilang negosyo. Mula dito ay lumago at dumami pa ang bilang ng mga bus ng Freyna's Transit hanggang sa mas makilala ito bilang sa Ilocos Norte, kundi maging sa buong Pilipinas. Alam mo ba kapatid na ang Freyna's Transit ang unang nagpakilala ng mga bus sa publiko na biyaheng Ilocos Norte na fully air-conditioned at may comfort room sa mga sides nito. Humigit na sa 80 buses na rin ang ipinapatakbo ng Freyna's Transit na siyang tinatangkilik rin ng mga pasahero nito. Madali lang naman makilala ang bus ng kampanya. Ito ay makikilala sa kulay berde nitong pintura at magarang font style nito na nagliliyab sa pangalang Freyna's sa gilid ng bus. Sa huli ay naging matagumpay ang negosyo ng pamilya. Sa ngayon, ang pamamahala sa Freyna's Transit ay ibinigay na ni Frederico sa kanyang mga anak. Bukod dito, ang kanilang pamilya ay pamilya politiko at naging alkalde, konsehal ng Ilocos Region. Sa ngayon mga kapatid, ay sobrang high-tech na ng kanilang mga bus. Ang ilang unit ng kanilang bus ay may CR na sa loob nito. May monitor na sa bawat upuan. Fully air-conditioned. May malakas na wifi. At pwede pang i-adjust sa mga upuan nito kung gusto mong humiga at umidlip. Nakakabilib, hindi nga ba? Bumilib ka ba sa kwento ng Freyna's Transit Company? At na-inspired sa kwento ni Frederico Freyna's? Oh boy! Tulad ni Frederico, ay maaari rin nating matupad ang mga pangarap natin sa buhay at makamit ang tagumpay kung marunong tayo magtiyaga at magtiis. Disiplina lang ang kailangan at pagpapatuloy. Huwag kang titigil hanggat hindi mo naabot ang pangarap mo. Ang lahat ng sakripisyo at pagsisipag ay may kaukulang gantimpala sa dulo.